Kontrolado ang Q fever, kaya walang dapat ikabahala ayon sa Department of Health. Pinalab test na rin ang ilang tao para malaman kung nahawa sa mga kambing na nakitaan ng sakit. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos patayin at ibaon sa lupa ang 60 kambing sa Santa Cruz Marinduque dahil sa Q fever noong nakaraang Linggo, ilang tao ang pinalab test para malaman kung nahawa sa Q fever. Hinihintay pa ang resulta ayon sa Department of Health dahil ang sakit ay pwedeng mahawa ng ibang hayop o tao. Ang tawag natin sa Q fever ay zoonotic disease, kung saan ang paglipat mula sa hayop papunta sa tao ang nakikita. Ang binabantayan natin ngayon is yun ba mga na-expose dun sa mga kambing galing sa United States kung sila ba ay nagkaroon man ng Q fever. Pagtitiyak ng Health Department, may isolation facilities ang mga level 2 at 3 hospitals sa mga probinsya kung kailangan. Ang mga na-expose sa hayop na may Q fever, maiging i-report agad kung meron siyang sintomas na nararamdaman. Ang mga sintomas niya ay typically mild and also non-specific. Ano yung mga sintomas na yon? Yung lagnat, yung pagkapagod, sakit ng ulo, pagkadual, or pagsisuka. Pero sabi ng DOH, walang dapat ikabahala. Hindi kami nababahala, controlled na siya. Enero pa dumating sa bansa ang 64 na kambing na inimport mula sa Amerika para paramihin. Nagkaroon ng ilang test bago ito makumpirma nitong June. Bukod sa Marinduque, may mga imported na kambing din sa Pampanga na agad na pinatay at inilibing para hindi makahawa. Sa Marinduque, meron pa rin doon 6 na baka within the breeding station. Lahat yan ay pinatay na rin at dinipopulate na rin. Tiniyak naman ng Agriculture Department na gumamit ng kompletong personal protective equipment at sumunod sa protocol ang 23 tauhan ng Bureau of Animal Industry na nag-depopulate sa mga kambing. Wala pang confirm na may sakit ng mga personnel namin ng Q fever. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. 4 na taon umanong natengga ang pensyong tulong sana sa pagpapagamot ng isang ginang. Malaking tulong sana yan sa kanyang pagpapagamot, kaya dumulog siya sa inyong Kapuso Action Man. Taong 2020 pa raw, nagpasa ng application para makakuha ng social pension ang ngayon 64 anyos na si Nancy. Pero 4 na taon na lumipas, wala pa rin anyang pag-usad ang kanyang aplikasyon. Yan ang personal niyang idinulog sa serbisyong resibo caravan nitong Hunyo. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development sa GMA Action Center. Yung pong social pension ko po, 4 years ko nang hinihintay. Wala pa raw. Hintay-hintay lang. 6,000 pisong social pension kada 6 na buwan ang dapat na matanggap ng mga kwalipikadong senior citizen. Saan niyo po ito gagamitin, Lola? Nagpapagamot po ako ngayon eh. Tapos ngayon, diretso natin ilapit sa DSWD ang kanyang karaingan para ho malinaw na masagot ng mga personnel ng kagawaran ang hinaing ni Lola. Siya po ay na-endorse sa amin ng LGU noong taong 2023. And noong taong yun din po ay nagkaroon tayo ng validation and assessment para malaman po kung yung senior citizen ay kwalipikado sa programa. At isa po si Nanay sa mga hindi na-interview ng DSWD. So, si Nanay ay i-endorse ko po siya sa focal person na ng LGU na kinabibilangan po niya para at least ma-assess po siya kapag meron tayong schedule ng validation. Para sa kaalaman ng publiko, hindi otomatiko na makatatanggap ng social pension ng mga senior citizen. May mga pamantayan o kwalifikasyon na sinusuri ang Regional Social Pension Section ng DSWD. Dapat senior citizen kayo, sick, frailty, and with disability. Dapat wala kayong natatanggap na pension mula sa SSS, GSIS, PIVO, or kahit anong pension po mula sa ahensya ng gobyerno. Pangatlo, dapat wala rin po kayong suporta na natatanggap po mula sa inyong mga kaanak, sa mga anak po ninyo. And pang-apat po, dapat po wala kayong regular na income. Matapos ang serbisyong resibo caravan, sumailalim sa assessment at validation si Nancy. Good news, dahil kwalipikado siyang makatanggap ng social pension at nasa huling proseso na ng eligibility check. Bibigyan po siya ng notice kung kailan at saan po niya matatanggap yung pension niya. Mission accomplished tayo, mga Kapuso. Para sa inyo mga sumbong, ipadala niyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.
Natagpuan sa isang sunog na sasakyan sa Kapa sa Tarlac ang ID at iba pang gamit ng isang nawawalang pageant contestant mula Pampanga. Biyernes pa hinahanap ng kanyang pamilya ang 26 na taong gulang na si Geneva Lopez, gayon din ang nobyo niyang Israeli. Pakapas Tarlac daw ang paalam ng dalawa para tignan ang bibilhing lupa. Sabado naman ang madaling araw nang respondihan ng Bureau of Fire Protection ang nasusunog na SUV. Kinumpirma ng mga kaanak ni Lopez na kay Geneva ang ilang gamit dito ayon sa Kapas Police. Nagpunta na sa kanilang tanggapan ang mga katatagpuin ni Lopez at kanyang nobyo. Bine-verify na ang kanilang mga statement. Patuloy ang paghahanap sa dalawa. May big-time oil price hike na naman bukas. Piso at 75 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Piso at 40 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. May dagdag singil din na piso at 5 sentimo sa kada litro ng kerosene. Mga kapuso, asahan ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil naka-monsoon break po ulit tayo ngayon. Ibig sabihin, pansamantalang nawala ang efekto ng southwest monsoon habagat sa ating bansa. Posibleng magtuloy-tuloy pa yan sa mga susunod na araw. Paliwanag ng pag-asa, lumihis papalayo sa bansa ang ihip ng habagat dahil nakahatak ito ng namumuong sirkulasyon malapit sa Vietnam. Sa ngayon, nagbabalik ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Apektado niyan ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Wala rin namamata ang bagong sama ng panahon o bagyo ngayong linggo, pero may tsansa ng ulan dahil sa thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, mataas na ang tsansa ng ulan sa Palawan, Mindoro Provinces, Quezon, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, uulan na rin ang ilang bahagi ng Ilocos Provinces, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon. Natitirang bahagi ng Visayas, Northern Mindanao, Barm, Soksarjen at Davao Region. May matitinding buhos ng ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Kaya maging alerto po ang mga nakatira sa mababang lugar o malapit sa bundok. Sa Metro Manila naman, gaya po kanina ay posibleng maulit ang malakas na ulan bukas, lalo po sa bandang hapon o gabi. Sa mga na high blood sa royal blood, asahan ang mas intense na eksena spin-off nitong Widow's War. Si Bea Alonzo, proud na proud sa kakaibang kwento ng pagmamahal sa pamilya, pati na sa galing ng kanyang co-stars. Makichika kay Nelson Canlas. Ang mundo ng pamilya Palacios, mayaman, misteryoso. Hindi nga ako yung pumatay. Paniwalaan niyo ko, Sergeant, niyo ako yung pumatay. At punong-puno ng motibo at sikreto. Sa pagpapatuloy ng GMA Integrated the News Interviews with Bea Alonzo, ikinwento niya ang kaibahan ng kwento ng Widow's War sa ibang serye na kanyang ginawa. Iligtas mo yung sarili mo, di ba kung ibang pamatay ka? It's a struggle of power, love, and yeah, parang doon mag-uumpisa yung conflict. But at the end of it all, I think it's a story about family. What you can give, what you would do to protect your family. Parang royal blood. Yes, something like that. Why are you with my son? Dahil gusto niya. At gusto ko rin siya. Sa patikim ng mystery drama series, hinangaan na ng mga manunood ang kakaibang tensyon sa mga eksena. Maging si Bea, hangang-hanga rin sa co-star na si Jean Garcia. I love working with her. Nakatrabaho ko na siya ilang beses before, nung bata ako. Pero ngayon lang kami na magkakaroon ng mga ganitong eksena na lumalaban ako sa kanya. At actually, hindi lang lumalaban. Ang friend-turned-mortal na kaaway ng karakter ni Bea, gagampanan ni Carla Abellana. Hindi lang matatalim na salita ang bibitiwan nila sa isa't isa. Sabi mo kasi, mahilig mang ialam. Imbes na mag-sorry ka, ikaw pa tong galit. Bakit naman ako magsasorry? Eh, hindi ko naman sinasadya yun. Yung nanay mo kasi tatanga-tanga. Dare you! Asahan na rin daw ang maraming pisikalan sa mga eksena. For me, I find it kaya naman, nagpapasalamat ang kapuso actress sa naging working dynamics nila ni Carla. Kahit first time magkatrabaho, naging iisa raw ang goals pagdating sa gusto nilang ilabas sa eksena. Oh!
we respect each other as actors, and alam namin kung saan ba yung boundaries and everything. And Carla's very professional. And so beforehand, kapag may mga ganun kaming sensitibong mga eksena, we talk about it, nire-rehearse namin, saan ba kami pupunta para hindi kami magkakasikitan physically masyado. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings!